Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng blouse uniform naman. Ito ay request din sa atin pagkatapos natin gawin yung pleated skirt para uniform din sa school. Ngayon, isinunod natin agad itong blouse. Kung luloobin sa susunod, tuturo ko rin sa inyo kung paano yung paggawa naman ng short at paano yung paggawa naman ng polo para sa panlalaki. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano munang magsukat sa katawan kung uniform ang ating tatahiin. Ituturo ko sa inyo kung paano siyang ipapattern, gagawin sa pattern, paano tatabasin at paano siyang tatahiin. Hindi lang natin kaya guys na pag-isahing video kasi masyadong mahaba. Puputol-putuloyin lang natin siya para kung ano lang yung kung saan lang tayo interesado, halimbawa alam naman natin yung pag-pattern o alam naman natin yung pagsukat, meron na tayong ready video para doon sa pagtahi. O halimbawa naman hindi natin alam yung pag-pattern o pagsukat, yun na lang ang hahanapin natin. Bago yan, gusto ko sanang i-shout out ang ating member dyan sa FB group ng Jo Modesta Group. Happy Sewing! Shout out po sa inyong lahat dyan at sana magustuhan nyo ito at makatulong din sa atin kung paano tayo mananahi ng uniform para kung sakaling may magkatahisan o sariling gamit ng mga anak natin, tayo na mismo ang gagawa ng sarili nating uniform para sa mga anak natin. Ayan, tara guys, simulan na natin. Ayan guys, hello! Tuturo ko sa inyo kung paano natin kukunin yung sukat sa paggawa ng blouse. Una yung shoulder, mula dito sa dulo ng buto hanggang sa kabilang dulo. Ayan. Diyan at dito. Ayan. Yun yung siya ang pagkunin ng shoulder. Sunod ang neck. Sana ay kukunin na natin yung saktong luwag na collar mo. Ito ay binaba natin siya ng konti. Kasi pag tayo may mga stand collar ganyan, binaba natin siya ng konti dito. Dito siya. Ayan. Tapos sumunod ang bust line. Sa bust line dito guys. Sa tapat nung nakaambok dibdib, eto, pantay dito. Tsaka, dito. Dapat, yung pagbuhan natin, may dalawang daliri dito. Kasi ang uniform, dapat medyo maluwag siya. So, ganyan ang pagsukat. Tapos, ang dito, sa haba ng sleeve niya, mula dito sa ibabaw o dulo ng balikat, hanggang sa kalahatian itong braso at balikat. Ayan ang katamtamang sukat. Ayan, 7. Tapos, ang luwag, susukatin natin yung saktong sukat, ito 8, sa sakto. Mag-a-add tayo ng 2 inches, kaya magiging 10. Ayan yung katamtamang luwag sa arm or sleeve wrist niya, yung bilugan nitong braso. Tapos, ang full length. Ang full length, kung saan yung haba. Dito. Yung sa likod, kung sa likod susukatin mula dito, hanggang sa ibabaw. Ibabaw ng pet niya. Kasi maglalagay pa tayo ng paha. Aangat pa yan. Medyo aangat pa yung blouse mo. Sa baba. Ayun lang naman yung mga kailangan nating sukat. Kasi ang hips naman, hindi susunod na ang diretso lang naman yung blouse natin. Kung ano sukat dito, yun din ang sukat na sa baba niya. Kasi nalalagyan natin siya ng paa. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano naman siya gagawin sa pattern at paano naman siyang tabasin at tapahin.
guys, yung kailangan nating mga sukat. Shoulder, 13. Ito yung sasukat ko sa anak ko. Ang neckline, 14. Ang bust line, 28. Ang sleeve length, 7. Ang sleeve wrist, 10. Ang full length, 20. Ayan, bali iyan guys, ito, i-divide natin to sa 2. Magiging 6 and 1 half. Sa pag-pattern guys, kailangan natin mag-divide. Ito, divide din siya sa 2. 7. Ito, divided by 4. Kaya, ito ay magiging 7 din. Ang ating sleeve wrist, i-divide siya sa 2. 5. Ayan. Ayan yung kailangan nating mga sukat. At, kung paano natin siya i-divide. Shoulder divided by 2, ang neck divided by 2, ang bust line divided by 4, ang sleeve wrist niya ay divided by 2. Ngayon, turo ko sa inyo kung paano naman siyang gagawin sa pattern. Ayan, ito yung dulo ng ating pattern paper. Maglagay na agad tayo ng 3/4 inch para sa ating allowance sa lalagyan natin ng buttons at buttonhole. Ayan, lalagyan na natin siya ng allowance. Pagka ang ating gagawing damit, meron siyang opening sa harap, gaya niya, lalagyan ng butones. Laging merong ganyan. Ayan. Ito yung base ng pattern natin. Dito sa taas, kunin agad natin yung 1/2 ng shoulder. Ayan yung kalahati. Kalahati ng 13, mag-mark tayo. Tapos, mula dito, sa dulo rin, mag-mark tayo sa 2 and 1/2. Diyan sa 2 and 1/2, iaangat natin ng 1 inch. Ayan. Sa inangat natin, i-connect natin yan dito sa shoulder natin. Ayan. Ang kukunin muna natin yun, yung ating back. Ayan. Maglagay tayo ng curve dito para sa ating back neckline. Ayan, after nyan, magbaba tayo mula dito sa 1/4 ng ating bust line. 1/4 ng ating bust, 7. Ayan. Tapos guguhit tayo mula dyan sa 7, papasok. Then, magmark din ulit tayo sa 7. 7 inches plus 1 dyan sa 7 plus 1. Plus 1, minus 1 doon sa 7. Yung minus 1 ang i-connect natin dito sa ating shoulder. Tsaka tayo magka-curve doon sa plus 1, mula sa plus 1 papunta dito sa ating shoulder. Ngayon kukunin natin yung ating full length. Kunin na agad natin yung full length niya mula dito sa ating batok pababa. Ayan, mag-mark ako sa 20 or 21 inches. Ayan yung full length natin. Tsaka tayo maguguhit papasok doon sa minarkahan natin sa 21. Kung ilang inches ito sa bust line natin, ganun din dito sa baba. Kaya maguguhit lang ako dito, pantay pataas. Ayan, ito na yung ating magiging back. Back. Ngayon, gagawa tayo ng front dito rin sa ating pattern. Pagkatapos nyan guys, magbababa tayo ng 1 inches dito. Dito sa dulo ng shoulder natin. Tsaka natin i-connect dito. Dito sa may pinasok natin 2 and 1/2 kanina. Ayan. After nyan,
Magmark tayo. Ito, ipantay natin tong ruler dito sa back na shoulder. Kung hanggang saan yan, yung dulo ng ruler hanggang dun yung mark natin. Ayan, ganun din dito sa kabila. Kung hanggang saan yung dulo ng ruler, pantay dito, magmark tayo dyan. Andyan yung, iyan yung magiging shoulder natin sa front. Tapos, yung sa ating neckline, sukatin lang natin to. Ang ating neckline na nasukat kanina ay 14. Ayan. Kung ilan to, ipa-plus lang natin, idudugtong lang natin dito sa front. 14, kalahati ng 14, 7. Ayan. Kung hanggang saan yung 7, hindi tayo mag-mark. Ayan. Dito guys, pwede itong pa-slide or pa-curve. Ayan. Iko-curve ko lang siya ng konti. Ayan na yung ating magiging front. Ito yung back. Dito, sa kalagitnaan na itong armhole ng back, magpasok lang tayo ng 3/4 inch. 3/4. Tsaka natin ikukurba mula dito sa front shoulder papunta dito sa dulo ng armhole. Ayan. Ika-curve natin ng ganyan. Ayan na ang ating para sa front na armhole. Ngayon dito tayo sa baba. Guys, magbabawas lang tayo dito. Kasi ito ay 7. Dapat ito 8. 7, 8. Magbabawas lang tayo dito or magpiplits lang tayo dito sa gitna. Sa gitna nitong 8 natin. 4. Maglagay lang tayo ng palatandaan. Magpiplits tayo ng isa. Pwede itong 3/4 or 1 inch. Iwo 1 inch natin. Ayan, mula doon sa gitna nito, maglagay tayo ng mark tig half inch kabilaan. Ayan ang ating magiging pleats para sa baba ng blouse natin. Ngayon, ito na siya guys. Maglalagay lang tayo ng sewing allowance dyan. 1/4, 1/2, 1/4, 1/2, dito 1/4. Then, gagawa tayo ng sleeve. Then and then dito guys, gagawa tayo ng base ng ating pattern sa sleeve. Ayan, ibaba natin sa 1/4 ng bust, 7. Tapos dito guys, magpapasok tayo ng kalahati ng 7 ng 1/4 ng ating bust, 3 1/2. Tapos yung 1/4 uli ng bust mula dito sa kanto, pababa dito sa tapat ng minark natin. Pa-slide siya mula dyan sa kanto papunta dito sa tapat niya. Tapat dito. Saka natin gugulitan na pababa. After niya sa kalahatian na itong diretso na to, 3 1/2. Dito sa baba niya, magpasok tayo ng 1/4 inch. Sa tapat niya, 1/2. Dito sa gitna nito, 3/4 inch. Tsaka natin ikukunik, pa-curve papasok doon sa 1/4, palabas sa 1/2. Tsaka papunta doon sa 3/4 inch. Huli na rin natin yung full length. 7 inches or 6 inches. 6 inches pala yung full length natin. At saka natin guguhitan, pababa. Kukunin naman natin yung armhole or sleeve wrist niya, yung
circumference ng ating arm. Ayan sa 10. Diba? Kalahati ng ayan. Yung kanyang ano, sakto na sinukat natin ay 8. Nag-add tayo ng alawas na 2 inches. Tapos, i-connect natin yan dito sa kilikili niya. Dito sa kilikili niya. Mag-add na tayo dito ng sewing allowance or tupi. Ang magandang tupi ay 1¼ or 1 inches. Tapos mag-allowance na rin tayo dito ng mga 1/2 inch. Dito sa ating armhole, mga ano lang to. 3/8 or 1/4 inch. Doon, pwede natin siyang gupitin. Pantay lang dito. Ito at ito pala guys, magiging center fold natin to. Nakatupik ang ating tela pag pinat natin diyan. Kapag ka, tiklupin lang natin to. Meron na tayong sleeve. Dito guys, maglalagay lang tayo ng allowance. 1/4 inch. Dito ay 1/2. Dito mga 1/4 inch. Dito 1/2. Dito 1/4 inch. Guys, susukatin lang natin yung ating magiging paha. Ito. Mula dito sa dulo hanggang dito, kasama na to sa dulo dito. Ito yung sa front natin. Hanggang dito, 9. Plus yung front or yung back, mula dito lang ang back sa guhit natin. Hanggang dito sa gilid, ayan, 17½. 17½. Or 17 minus 2 inches para ito sa pleats ng harap at likod magiging 15. 15 times 2 magiging 30. Ayan. Kaya ang ating katatabasing pangpaha ay 30 inches plus sewing allowance niya. Again, 30 inches plus sewing allowance na ½ inch. Kaya magiging 31 inches by ang lapad na sama na yung sewing allowance sa 3½. 3½ by 31 inches ang ating paha. Etong sa collar natin guys, ganito. Bali kalahati lang ang ating. Pwede to guys, ano eh. After natin siyang matahi, tsaka natin siya gagawa ng collar. Or tatabasin natin yung collar after natin matahi. Pero pakikita ko sa inyo kung paano, ganito lang guys. Ayan, tiglupin lang natin yung allowance sa harapan para makuha natin yung back. Ayan, pwede natin niya i-trace hanggang dito lang sa guhit natin sa lugtungan. Ayan. Tapos idudugtong natin tong front. Iklop lang natin yung front na shoulder. Tsaka natin siya idudugtong dito sa ano natin, sa back. Ayan, hanggang dito. Ayan, hindi natin kailangan yung idiretso ng ganyan din guys.
medyo ano lang, isusunod lang natin dito sa pa-curb neto. Hanggang saan yan? Ayan. Hindi natin isasama ito. Hanggang dito lang din siya. Ayan. Sukatin natin siya. Kung 7 inches siya. Ayan, nasa 7 inches siya. Pero guys, para safe, mas maganda gawin natin itong pattern or collar na ganito after nating magawa yung shoulder, madugtong natin yung body niya sa shoulder. Tsaka natin gawin ito. After natin yan makurba, makuha natin yung neckline. Depende sa gagawin natin na collar ang ating gagawin. Pwede itong baby collar style. Ayan, mag ano lang tayo ng 3 inches. 3 inches. 3 inches. Paikot dito sa magmumula in 3 inches mula dito. Ayan, after natin yan magawa, magkuha lang tayo ng French curve para makuha natin itong kurba na to. Ayusin lang natin yung kurba niya. Tsaka natin ito kukurbahan din. Ayan, magiging ganyan na siya. Ito yung isang style ng ating collar. Ngayon, gupitin ko lang siya guys para ipakita ko rin sa inyo kung paano naman yung isang collar na medyo malapad. Dito guys, pwedeng lagyan nyo ng allowance, pwedeng hindi na. Depende sa lapad ng collar na gusto natin. Ayan guys, ito naman ang gagawin naman natin. Yung medyo malapad naman na collar. Ito, ititrace ko lang ito. Itong ating neckline. Hanggang dyan. Ayan, hanggang dyan. Tapos, mag-trace tayo mula dito sa batok niya na mga 6 inches. 6 inches to 7 inches. Para ito parang sa sailor collar. Tsaka natin guhitan ng diretso. Ayan. Tapos, yung ating magiging lapad dito, pwede i-depende natin sa lapad na itong shoulder natin. Ayan. Mga 4 inches. 4 inches or 3 1/2. Dito, ang lapad niya 4 inches. Ayan, gagawin din natin siya dito ang 4 inches. Tsaka natin guguhitan pataas, padiretso. Ayan. Pag naguhitan natin ng ganyan, ito, ikukurba lang natin papunta dito. Ito na yung isang collar natin. Dito guys, lalagyan nga pala natin ng allowance to. Tapos yung allowance. Pero kung maglalagay tayo ng bias, pwedeng wag nang maglagay ng allowance. Kasi madadagdagan pa siya noong gagawin din natin bias. Magiging ganyan siya. Sunod gawin natin yung paha. 3 1/2 by 31 inches. Dito guys, pwedeng kalahati lang yung 31. Gawin lang natin siyang 15 1/2. 15 1/2 by 3 1/2.
yun para sa tahan natin. Ayan, ito na siya guys. Turo ko sa inyo kung paano siyang tatabasin. Paano tatahiin.